Hi guys! Welcome back to our YouTube channel and today ay tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng video. Dahil meron isang follower na nag-message, sabi niya, gawan mo ako tutorial sa pag-edit mo video pag di ka busy, gagawa ako. Dahil dyan, ito ay share ko sa inyo kung paano ako mag-edit ng video or vlog. Pero marami na akong nasubukan ng mga video editing apps at ito lang ang aking nagustuhang video apps para rin kung paano at matulungan ka sa pag-edit ng video. Sa mga nanonood nito, please subscribe our YouTube channel below. Hi guys, simulan na natin ang ating tutorial para sa aking video editing app. Ang aking ginagamit na video editing app ay Video Maker. Click po natin si Video Maker. Yan, may makikita po kayo dyan na new project. Dahil yung mga nasa baba, yan na po yung mga video na nagawa ko. Kaya doon tayo sa new project para sa ating sample. Click nyo si new project. Itong mga nakikita nyo ng mga video tsaka mga pictures, pwede natin gamitin. Yan, pero ngayon dito tayo kukuha sa recent camera. Itong sa baba, click the next. Ang video na to ay naka-landscape na, kaya kung ako sa inyo, mas maganda kapag nagbi-video kayo, i-landscape nyo na. Kasi kapag naka-portrait yung camera nyo at ang video ang kinalabasan nun, meron siya ditong space kaliwa-kanan. So dahil naka-landscape na ito, pupunta tayo sa VG. Ang VG ginagamit siya kasi diyan mo pipili kung ang gagamitin mo at i-upload mo kung saan ka mag-upload. So i-upload natin ito sa YouTube. Meron din ditong TikTok tsaka Facebook. So ang example na to ay para sa YouTube kung gagamitin. Kaya pipindutin natin itong 16:9. Tapos yan po yung sa ratio. Pagdating naman sa color, yan, tsaka BG, ginagamit lang yan kapag kailangan ng background, lalo na kapag naka-portrait yung video or pictures na ginagamit mo. So ngayon, dahil naka-landscape naman ang video na to, back tayo dito. Okay na natin ito, pang YouTube, okay. Sa Add Audio, dito tayo po, pag-click natin si Add Audio, automatic pupunta sa Sounds or Effects and Records. So back muna natin. Dito naman sa Music, yan, makikita nyo rin siya, back natin. So pwede rin doon sa dalawa na yon kung saan nyo gusto gumamit. So click na lang natin si Add Audio. Add Audio sa Sounds tayo. Yan, dyan nyo makikita yung sounds na gusto nyo. Back natin. Dito naman sa Effects, makikita mo dyan yung mga effects na gusto mo. May mga libreng effects dyan. May mga tutorial din dyan na effects, may mga copyright din dyan na effects, kaya babasahin nyo yung pipindutin nyo kung anong effects ang gusto nyo. May sa hat, may sa airplane sounds, may sa animals, may applause, may beep, may bills, may bird, cartoon, children, parts, footstep, funny, glitch, heartbeat, insect, instrument, keyboard, laughter, transition, weapons. Diyan, pwede kayong mamili kung alin ang gusto nyong sounds effect. Back natin. Dito naman sa record, pwede kayo dyan magre-record habang gusto nyong ilagay yung sounds record nyo. So sa ngayon, click natin siya dahil sa sounds na lang tayo kukuha. Sounds. Eto, may available dito na music dahil na-download ko na siya. Marami kang pagpipilian dyan. Depende kapag nakapag-download ka na kung anong tugtog ang gusto mo. So, dahil meron na rin akong na-download, eto lang pipili natin. Ilagay natin ito. Click. Use. Ayan po. Ngayon, nakikita nyo naman kung gaano kahaba ang music na yun. So, pag dito banda na part na to, pwede ka pa magdagdag ng pictures or video, pipindutin mo lang itong plus. Yan. Ang plus ay pandagdag yan kung ano pang gusto mong idagdag. So, dahil wala naman muna tayong idadagdag, balik natin. Tapos, yung music natin, dahil mahaba yung music, nakikita nyo naman na may kulay blue pa. Ang pagkakat nyan, pipindutin lang yung music sa baba, then split sa baba. Then, magkakaroon na siya ng partition. Itong kabilang side at
kaliwang side. So itong sa kabila na mahaba, pipindutin mo yon para i-delete kasi sobra na yung music mo. Yan, pag na-click mo yan, delete. Okay, balik tayo dito. Ito namang music na to, meron tong volume. I-click mo lang sa music, then makikita mo na sa baba yung volume. Pahinaan mo yung sounds mo, pwede mo rin pataasan ang sounds mo. Diyan mo makikita yung volume ng sounds para hindi maglaban sa salita ng video mo. Hinaan mo at lalakasan mo. Okay. Then, punta naman tayo dito. Itong arrow down, pagbabakbak ka lang, dito mapipindutin si arrow down. Then, pindot ulit. Yan. Sa text naman tayo, kung paano maglagay ng text, pipindutin lang si text. Then, magkakaroon na siya ng space para sa text. Pwede mo palakihan, hilahilahin mo lang, pwede mo paliitan. Ngayon, pwede ka mag-type dyan. Kunyari, batang makulit. Okay? Tapos, pwede mo siya dito papalitan sa baba kung anong gusto mong context. Yan, kunyari, ganyan. Ganyan. Papalitan mo na siya ng kulay, label, border. Kunyari, ang border mo. Gusto mo black or label. Papalitan mo siya ng ganyang kulay. Nasa sa'yo yan. May shadow pa dito kung lalagyan mo ang style ng iyong text. Depende sa'yo. Okay. Dahil sample lang naman ito, okay na to, kunyari. Okay. Yan, sa baba. And then, sa animation naman, pipindot ka dyan kung paano ang style ng pagpasok mo ng text. For example, ito. Galing dito sa kabila ang pasok. Ang out naman, kung ano naman ang gusto mong pag-alis ng text mo, palabas. Ganto. Okay. Okay na natin. Then, yung itong part na to sa na text, ito nang bahala kung saan mo ilalagay. Hilahilahin mo lang siya. Paliit, palaki, nagaganon-ganon naman siya, nahahatak-hatak naman siya. Kung saan mo lang part ilalagay. Tapos, ito namang part na to, itong hinihila ko na to, ito ang kung hanggang saan yung gusto mong sulat na hindi nawawala. For example, ganyan, matatapos na yung video, nandun pa rin yung text mo. Hindi siya nawawala hanggang matatapos na lang yung video, hindi pa rin siya nawawala ang sulat na yun. Ganyan. Matatapos na lang yung video, nandun pa rin siya. Pero, kung gusto mo namang saglit lang siya nandun, ikaw na mag-a-adjust kung saan mo siya, hanggang saan lang siya. Pwede mo to hilahin kung saan mo ilalagay ang sulat, kung saan lalabas yung sulat. Nahatak-hatak naman siya, kaya mas maganda gumawa dito kasi mabilis lang siya kung saan mo gusto ilalagay. Ngayon, meron naman siya ditong sticker. Ang sticker naman na to, ginagamit ko to dahil dito makakapag-search ka kung anong gusto mong mangyari. Kunyari, snow. Snow. Yan, may mga gumagalaw-galaw dyan. May mga text naman dyan. Dyan, may mga gifs, emoji. Sila yan. Yan, kaya mas maganda ito dahil merong libre na pwedeng gamitin agad. For example, ito. Snow na lang. Yan. Si snow naman, pwede mo na naman siya ulit hatakin kung saan mo ilalagay. I-okay na natin. Yan. Si snow, kung gusto mo, hanggang matapos din ang video mo, pwede mo rin siya ilagay. Depende sa'yo, basta pwede mo siyang hatak-hatakin lang kung saan mo gusto ilalagay. Kung saan party siya lalabas at kung saan mo rin siya ilalagay. Ganun lang kadali dito. Kunyari, itong snow na to, hanggang matapos na, nakalagay pa rin siya, hatak-hatakin mo lang siya. Try natin. Kung gusto mo naman, ang part ng snow na yon malapad, hatakin mo lang din ulit siya kung saan mo gusto ilalagay si snow, kung malapad ba o maliit. Basta more on hatak-hatak ka lang dito, guys. Kaya madali dito gamitin kasi hatak-hatak nga lang, diba? O, tingnan mo. Hey,
Okay? Yan. Yan. Tapos, dito naman, back natin ulit sa baba. Itong mga nga ganyan, pipindutin ko yan, masiselect mo na dyan ang volume. Kung lalakasan mo yung sounds ng volume ng video mo or mahina lang. Dyan, mayroon naman adjustment sa baba. Basta, kakiklik mo lang kung saan part ka gustong mag-edit. Kung kunyari, ang text, i-edit mo, itutok mo lang sa text yung kulay red na mahaba. Click mo lang, tutok mo lang itong kulay red na mahaba para makita kung saan ka mag-edit. Ito namang isa, tutok mo lang din, click mo lang ito, yung snow na to, tingnan mo, ma-appear na agad. Pag dito naman sa sounds, click mo lang din. Pag sa video, click mo lang din. Makikita mo naman sa baba, may speed. At saka laging tatandaan ang paggamit ng split at paggamit ng delete. Kasi yung split, nahati lang naman yan. Kaya pwede ka doon mag- hati kung saan mo lang ang gusto mong gamitin at saan mo part ang i-delete mo doon. Dito. Dito naman, meron naman ditong effects. Yan. Nakikita mo naman agad dyan ang mga effects. Meron ditong effects na pang zoom out, zoom in. Yung mga walang nakalagay sa taas na mga new at saka yung parang mga corona. Mga libre lang ito gamitin. Kung may mga new tsaka corona, may mga bayad-bayad pa ito. Kaya pipiliin mo na lang yung walang mga corona at tsaka sulat na new pag maglagay ka ng effects. Okay? And then, sa speed, kung gusto mo naman naka-slow mo yung video mo or mabilis, ipindutin mo lang din doon. Okay? And then, dito naman sa record, yun nga, pag gusto mong maglagay ng sounds ng record mo, pwede naman siya. Dito naman sa pip, itong pip naman na to, pwede yung gamitin pang added sa pictures or video, pwede mo ilagay. For example, ito, ilagay natin. Yan, sa baba, ibig sabihin, meron siyang another video na naka-indicate. So, kung wala naman ikong ilalagay, pwede naman siyang burahin agad. And then, ayan, i-click mo lang siya. Ayan, i-click mo lang siya kung saan. For example, ito. Gumamit tayo ng pip. Ang pip, another video yon or pictures na naka-umbow sa video mo na nagpi-play. For example, ganyan, no? Dalawang gumagana. Pwede mo siya hatakin dito. Dalawa rin ang gagana habang nagpi-play ka. So, sa ngayon, kung wala ka namang ipipip sa taas, okay na yon. Hindi naman ka-importantihan kung wala naman, hindi naman siya kailangan talaga ilagay. Kung gusto mo lang din na magkaroon ka ng arte-arte sa video mo, kinagamit din yon. Nakita nyo na yung sample. Ulitin natin. Hello, guys! Welcome to the channel! Okay. Basta, more on hatak-hatak lang sa part na to. Kaya madali lang siya intindihin at gamitin. And then sa mga sounds effect, sa mga pamvlogs na mga sounds, pwede ka naman mag-download kung ayaw mo nung mga nakapang-indicate dito. Pwede ka naman magsarili ng download, mamili. Basta yung mga hindi lang copyright kasi maglalagay yan ng copyright claim si YouTube. Kapag mga copyright yung mga pinagda-download mo, babasahin mo rin yon. Na hindi copyright yung mga video or sounds na nilalagay mo. Okay? And then, kapag tapos na kunyari, ito na, meron ka nang, ilagay na lang natin itong si Pip. Tapos ito si Shadow. Si Snow pala, Snow. Yan, ilalagay natin. Pag ganyan, kung gusto mo naman siya i-save agad at wala ka nang idadagdag na mga sticker, for example, itong good morning, click natin si good morning, pwede na rin natin idagdag ulit sa baba. Pero kung wala ka nang idadagdag, pwede mo naman i-X na lang, then okay. Then pag ganyan, ganyan na yung example natin, pwede natin din tanggalin si itong nakapip na video. Yan, XX lang. Tapos, pwede na natin siyang i-save. Ang pagsasave naman, mabilis lang din dito sa taas. Click natin itong parang arrow na pataas.
natin. Yan. Wala ka nang gagalawin dyan dahil automatic na yan. Pero kung gusto mo rin mag-adjust-adjust, nasa sayo rin yan. Pero ako, ina-automatic ko na pag ako ang gumagamit, diretsuhan na, save. Yan, may mga ganyan talagang lumalabas na parang mga indoors-indoors. I-X mo lang yan. Minsan naman, wala naman. Depende lang sa mood ng internet natin. Yan, antayin mo lang yung converting video na yan. Ang converting video na yan, kapag katapos niyan, dadiretso na yan sa video gallery ng cellphone mo or sa gallery mo mismo. Doon mo nahahanapin siya. Pero aantayin muna natin siya. Hanggang sa matapos itong kukumplit na. Okay na. Dahil nakasave na, may nakita ka naman save, pwede mo na siyang i-back. I-X mo na para dito sa baba. Pwede ka na. Andyan na siya sa baba. Diba nakita nyo na to? Kanina wala pa to. Ngayon nandyan na siya. Itong kagandahan dito kasi, kapag katapos mo na siyang ma-save, dadiretso na siya doon sa video gallery mo. Andito pa rin siya, dito pa rin siya nakasave sa editing app na to. So, pwede mo pa siyang i-edit ulit. Kung may i-adjust ka ulit, pwede pa rin dyan. Buo pa rin yan. So, X na natin ulit dahil okay na siya. Then, back natin. Exit natin. Hanapin natin yung video ko. Ito na yung video gallery ko. Diretsuhan na. Tagyan lang natin ang password. Yan. Ito na yun. Itong part na to yung nagawa natin. Tingnan natin, no? Yan na yung nagawa natin. Ayan po guys, na-share ko na po sa inyo kung paano mag-edit ng video sa ating editing app. Sana po ay nagustuhan nyo. At sa mga bago po dyan, please like, share, and subscribe. Don't forget to hit the bell for more infos. Bye-bye!